Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Patuloy ng epekto ng ITCSA sa Mindanao. At kaya makakaasa pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang inyong mapapansin, ang low pressure area na sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina ang stress ng hapon, huli namataan ang line ng low pressure area na sa 2,345 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Itong low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo. Sa weekend, hindi po natin inaasahan papasok sa PAR itong low pressure area at hindi po natin inaasahan makaka-apekto sa bansa. At sa magiging lagay na panahon bukas, sa Luzon, inaasahan pa rin ang maganda at maliwanag sa panahon kung saan ay halos buong araw ay bahagyang maulap ang kalangitan. Pero mataas pa rin ang tsansa ng mga isolated na pag-ulan. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura na aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura sa Tagaraw na kung saan aabot ng 37 degrees Celsius. Fair weather po tayo sa Visayas at Mindanao kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang Pakuwarin. May tsansa pa rin ang mga biglang buhos ng ulan dahil sa mga thunderstorm. At sa ating weather outlook mula May 21 hanggang May 23. Sa loob po ng tatlong araw, fair weather po tayo kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa mga isolated na pag-ulan. Sa Metro Manila, aabot mo ng 34 degrees Celsius. Sa Metro Davao, inaasahan pa rin natin mataas ang temperatura na aabot ng 34 degrees Celsius. Para sa mga kababayan po natin sa Legazpi City, ang inaasahan po natin ng pinamataas na temperatura aabot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Ang araw lulubog sa ganap na 6:18 ng hapon. Bukas, ang araw sisikat sa ganap na 5:27 ng umaga.